kayo. Anyo nga sa'yo, bali tuturuan ko kayo kung paano ba ako nag-i-edit gamit ang aking cellphone ko is Samsung S8. And ang gamit ko ng application sa pag-i-edit is KineMaster or KineMaster yung pronunciation niya. Ito po siya. Papakita ko sa inyo. Yan po siya. I-click nyo lang po yan. And then, mapupunta na po kayo dito sa KineMaster. Ang next na gagawin nyo is, i-click nyo lang po yung plus. And then, ipili kayo ng size. Pero ito yung recommend ko sa inyo na size, 16:9. Click nyo lang po. And then, pag nandito na kayo, ito po yung monitor. Yan. And then, pindutin nyo na po yung media. Para mag-add kayo ng photos or video. Hanap kayo ng introduction nyo kung nakagawa na kayo. Ang lagi ko lang naman ginagamit is, ito. Yung everyone can be a great vlogger. Yan, click nyo lang po yan. And then, huwag nyo kalimutan, pindutin pong check. And kung gusto nyo pa mag-add ng video, punta lang ulit kayo sa media. Click nyo lang po yan, and then mag-add na kayo ng video. Yan, tapos i-check nyo ulit. Check. And then, play na siya, andito na siya. And then, balik tayo dito sa unahan. Play natin siya. Ayan, bali picture siya kaya wala siyang tunog. And yun na nga, maraming salamat sa inyo. Kung i-edit nyo na siya, and lalagyan nyo na siya ng effect, punta kayo dito sa layer, para sa effect na, sa voice, or sa audio. Pero unahin natin puntahan is yung layer. Diyan sa layer, ang makikita nyo dyan is media, effect, overlay, text, handwriting. Ang unahin natin na gawin is yung handwriting. Dito sa handwriting, makikita nyo yung stroke na. Ito. Pindutin nyo yan. Kung gusto nyo na pa zigzag, or edges, square, circle, yan. Bali, ang napili ko is yung lapis. Yan. Pindutin lang natin yung lapis. And then, kung gusto nyo naman palitan ng kulay, ito yung kulay niya. Gagawin nyo siya na blue. Okay lang. And then, yung stroke niya, kung gano'n siya kalaki, dito niya siya pipindutin. Ayan, pinakamalaki. And, pinakamaliit, hindi nakita. Dito tayo sa medyo maliit. Then, magsusulat na kayo. Drawing kayo ng heart. Ayan, heart. And then, pindutin niyo ulit yung okay. Ayan. Huwag niyo kalimutan na pindutin yung okay palagi para nasa-save yung mga ginagawa. No. Ayan. Tapos, i-try niyo siyang i-play. Ayan. Tapos, pag pinlay niyo na siya, makikita niyo na okay yung gawa niyo. And then, kung gusto niyo siyang ulit i-edit, kung gusto niyo siyang lagyan ng effect, yung pagsusulat niyo, is pindutin niyo lang ulit tong handwriting. Tapos, lalabas siya. Ayan, ito siya. Pwede niyo siyang palitin. Sa purahin, pindutin niyo lang yung parang trash can dito sa my left side. And, pindutin tayo sa layer. Sa layer, sunod natin na gagawin is yung text. Sa text, pwede kayo mag-add. Then, kung gusto nyo lagyan siya na ilalagay nyo is I love you. Click mo lang yung okay. Tapos, mapupunta na siya dyan. Yan. Pwede nyo din adjust kung lalakihan nyo siya or medyo maliit. Yan. Lagyan nyo dyan. Tapos, kung paano siya animation, may lalabas na animation. And, makikita nyo sa in animation. I-click natin yung in animation. Ito siya. Fade, pop, slide right, slide left. Basta madami siya dyan. Gagawin nyo lang, pwede siyang mabilis or mabagal. Ayan. Then, kiklik nyo lang ulit yung okay. Punta naman tayo sa layer. Punta naman tayo sa overlay. Overlay, click nyo lang yung overlay. Tapos, may lalabas dyan na sticker. Sa mga sticker, pipili kayo dyan. Halimbawa, gusto ko ng cupcake. Ayan. Tapos, huwag nyo kalimutan na mag-okay. Click nyo lang yan. And then, kita natin siya masyado siyang malaki. Baka tumaba ako pag inubos ko siya. Yun. Okay. Yan. Play nyo lang siya. And yun na nga. Maraming salamat. Tapos, kung gusto nyo i-adjust, ma-adjust naman siya. Kung dito banda, diinan nyo lang. Tapos, kung gusto nyo naman to, liitan, pindutin nyo lang din tong I love you para hindi niya masakop tong video. Adjust nyo lang siya. And then, balik tayo sa layer. Balik ulit tayo sa layer. Sa layer naman, hindi natin gagawin is yung effect. Yung effect, yan sa effect, meron dyan basic, square, split, intensifier. Yan, mamili na lang kayo dyan sa mga effect na yan. And then, intensifier yung gawin natin. Click na lang din. Tapos check nyo siya. Ayan, nakikita nyo, nag-iba siya ng kulay. And then, ma-adjust din nyo siya kung gusto nyo lang na maliit or malaki. Yan! Okay nyo lang din siya. Tapos, i-open nyo lang siya. And then, play. Ayan, nag-iba yung kulay niya. Ayan, nag-iba po yung kulay niya. And then, ang last ko na ituturo is yung audio. Kasi yung voice, madali lang naman yun yan. Magre-record lang kayo dyan. Sa
sa audio naman tayo pupunta. Click nyo lang ng audio. And then, mag-a-add kayo ng music asset, SFX asset, recorded song. Pero hindi ko nare-recommend sa inyo na gamitin nyo yung songs kasi para iwas copy strike kayo na tinatawag. Dito lang tayo sa music. Ito yung music. Diyan. Click nyo lang yan. And then, ang mahilig kong ginagamit dyan is yung Camping Day. Yan. Click nyo lang yung Camping Day. Play nyo siya. And then, lalabas na siya dito yung Camping Day. Pindutin nyo lang siya, yung Camping Day. Pindutin nyo lang yung Camping Day para sa adjust sa ng volume. Yung volume, ito po. Yan. Kung gusto nyo lakasan sobra or medyo hinaan nyo siya. Kasi pag nagsasalita kayo, dapat medyo mahina yung tugtog nyo para naririnig kayo ng maayos. Yan, hinaan lang natin siya. And then, play na natin siya. And yun na nga, maraming salamat sa inyong pagtugon. Sana nag-enjoy kayo. Kung nag-enjoy man kayo sa akin, sa mga sinabi ko, sana may natutunan sa pagtugon. Huwag niyo po kalimutan mag-like at saka mag-subscribe. Yun, yung tips na yun, pag-abangan nyo.